O sige, Kabinego, siguro okay na rin ano kasi para ma-share ng iba para malaman ng lahat, no? So yan, 9:17 na, lumampas na ako sa akin. Ano, okay, ito na po lahat ng sa lahat ng mga kabunsuan, sa lahat ng mga sumusuporta siyempre sa ating bunso. No? Ito po, dideclare ko na po at sasabihin ko na po kung saan natin venue ha. Okay, makinig lang po tayong lahat at manood lang po tayo. Okay. Ang ating pong venue ay ganito po. No? Inikot na lang po namin ang Metro Manila para maghanap ng venue. So may mga nakita kami na okay naman yung place, kaya lang medyo hassle yung pagpunta, yung biyahe. Medyo parang pahirapan. So iniisip namin na baka mahirapan ang mga kabunsuan na pumunta doon kasi una, sobrang traffic. Pangalawa eh, yun nga, medyo hassle yung pagpunta doon. Doon sa iba namang venue nakita namin, medyo okay naman ang pagpunta, hindi naman hassle, kaya lang naman, eh parang hindi okay sa amin na doon ang maging venue natin kasi parang maliit at saka parang hindi komportable. Ngayon, para kasi inisip ko, baka sa kahanap namin ng venue, eh mapuno o kaya magkaroon at hindi na mag, I mean, kung papatagalin pa namin ang paghahanap ng venue, baka kasi yung December 10 eh maano na, mapasukan na ng slot. So naisip namin na doon na lang po tayo ang ating maging venue sa dati pa rin, sa Arena San Juan, sa Philippine Oil ng San Juan, kung saan yung dati natin ginanapan ng meet and greet last year. Kasi po doon sa Arena ng San Juan, ang ano kasi doon, malaki ang pwesto, malaki ang venue, malinis, malakas ang aircon, at saka kung parang comfortable tayo doon dahil ano, kompleto po yung VIP room, yung mga CR, malinis. At saka isa pa ano, mas sanay na tayong pumunta doon kasi na-experience na natin dahil doon tayo pumunta nung last year. At saka kagandahan doon ano, malapit pa tayo sa police station na just in case na magkaroon ng mga abiriya, at least malapit lang tayo sa presinto, no? Kaya kumbaga sanay na rin, kumbaga mas akma na natin doon ang maging venue natin sa Arena San Juan. Doon purumpos tayo sa dati pa ring venue last year. Okay? Kaya sa lahat po ng kabunsuan, lahat po ng mga nagmamahal na kabunsuan, lahat ng supporters, inuulit ko po, ang ating pong venue ay sa Arena San Juan. Doon po sa Field Oil, kumbaga. Yan. Sa mga hindi pa nakakaalam ng venue o hindi pa nakapunta last year, magtanong-tanong lang po tayo sa mga nakapunta na dati. Okay po. Doon po pa rin tayo sa dating venue natin sa San Juan. Okay po. Para at least mas komportable na rin doon. Kaya yun nga po, nakapag-down na rin kami doon. So nakapag-clear na rin kami doon, nakapag-check na rin kami ng mga facilities doon. And then babalik po ko doon by next week para naman sa iba pang concern ko doon sa loob, sa mga tawag dito, sa mga needs natin na like halimbawa yung mga yung oras tsaka tong mga i-hire nating mga bouncer, mga assurate or sa mga event organizer, tapos yung sa bilang ng mga ng front ng mga upuan sa front stage at saka dun sa oval, kasi doon po tayo magbabase. Halimbawa doon sa front stage ng gagawin natin,
maglalagay po tayo ng monoblock doon sa harap ng front stage. So ngayon po, nasabi sa akin doon na ang pwedeng makaupo doon sa harap ng stage ay nasa 500 to 800 katao. So sa mga mag-a-avail po ng 3,000 ticket doon po pupwesto sa upuan sa harap ng stage. So magkakaroon po tayo doon ng ano ng yung lane sa gitna, parang red carpet. Tapos mayroong isang hilera sa kanan at saka hilera sa kaliwa. So row 1, row 2, yung straight line tapos sa gitna yung parang hallway papunta sa stage. So doon po yung ating ticket para sa 3,000. Ano po? Naisip ko po na just in case na nasa ang aking pong bilang o capacity ng na ma-accept naming 3,000 eh, limba 500, no? So pwede po tayo mag 2-5 dun sa likod. Kung pwede. Kung halimbawang mapuno na po yung slot ng 500 doon sa harap ng front stage at okay na at wala nang mag-avail ng 3,000, siguro yung matitira doon sa likod, maglagay na lang tayo ng 2-5 para sumunod doon sa oval. Kasi doon po sa nangyari, front stage, tapos yung oval, doon yung first row, doon sa 2-5, tapos second row, ay 2,000 din yung sa upper 1-5. So ang nakita ko doon, yung first row 2-5, mas marami ang upuan ng dalawang 2,000. Tapos parang mataas na yung 1-5 eh. Parang di na masyadong kita yung stage sa baba, malayo na masyado. Siguro ganito na lang po mangyayari, i-arrange na lang po namin doon. Mayroon po kaming meeting ulit by next week. Bibilangin namin yung capacity ng pwedeng upo doon sa second row. Kasi parang ang laki po ng bilang ng 2,000 eh. Malaking bilang ng 2,000. Kulay blue ating upuang yon. And then yung sa baba, yung first row na 2-5, parang konti lang. So siguro bibilangin namin doon na kung baka mas marami mag-avail ng 2-5. Kasi po ang gagawin po namin yun, tinatransfer po namin yung payment nyo doon sa bangko ng charity ni Bunso. Tapos pag kukunin ko po yung pangalan nyo, po-forward ko po doon sa nag-aasikaso ng QR para malagay na po kayo ng number ng upuan nyo. Para pag nagpasok kayo sa entrance, pag nag-scan po kayo, lalabas po yung number ng upuan nyo at kung saan kayo, kung 3,000 o 2,000 o 2,000 o 1,000. Ngayon po, ganun po mangyayari para at least makaiwas po tayo sa mga scam. Siyempre, ang hirap po kasi, ang hirap ng buhay ngayon eh. Kumbaga, yung parang mag-ipon ka ng pan-ticket, tapos hindi mo alam kung saan mo na ibayad. Hindi mo alam kung saan mo na isend. At para po sa mga hindi nakakaalam na rin GCash, doon po kayo magsesend sa GCash ko na 0966-468-3000. Okay po. Yung po yung GCash number ko. Doon nyo po sisend yung mga ano nyo. Kasi po, pagkasend nyo po halimbawa ngayon, tinatransfer ko agad doon sa account. Para hindi na matawag dito, magkapatong-patong. Kasi ang hirap po nang mag-ano ng GCash ngayon, minsan hindi natin alam kung saan napupunta yung sineset o kaya mali yung napasukan ng GCash. Tsaka medyo ingat-ingat po tayo ha. At bago po kayo magpadala sa GCash o sa remittance o sa bangko, tawagan nyo muna po ako, i-miss call nyo po ako. O kaya video call muna po nyo ako para malaman nyo kung ako talaga iyon. Kasi po may gumagamit po sa akin ng FB account ko ng mga fake scammer na doon sa Jetro Carry na nakablock ako.
binago ko na po yung profile na yun. Hindi na po yun, hindi na po yun ang ginagamit ko. Kasi po, ginagamit po yun ng scammer para makapanghingi ng kung ano-ano. Pinalitan ko na po ng picture yung aking profile doon. At saka bago po kayo mag-send ng pera sa GCash or sa remittance o sa BDO, ako muna po yung i-call. I-video call nyo po na ako kaya tawagan nyo po ako para mapatunay ako po yon. Sa dami po ngayon ang gagaya ng mga FB account, ako po patawarin kayo ni Lord sa ginagawaan nyo.